Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Titri. I-hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Mga kadakers, papaliguin muna natin yung mga alagang itik natin dito sa kunting creek dahil walang tubig sa area, sa kalayan, dahil walang ulam. So ang mahirap mga kadakers sa pag-alaga ng itik kung walang tubig sa mga baguhan pa po sa pag-alaga ng itik. Siguro lang po natin na papaliguin at ilagay sila sa malilim na lugar upang hindi po sila mainitan. So yan ang ating gagawin mga kadakers. Papaliguin muna natin kapag magsawa na sila ay kusang loob yan sila aalis at pupuntayan sila doon sa malilim na kanilang pinipistuhan mga kadakers. So mga kadakers, alam nila kung saan sila magpisto. Kung may tubig, okay lang yan. Kapag walang tubig, kahit maglagay na lang kayo ng tubig sa palanggana at ilagay nyo dyan sa malilim at isa nating mag-akot ng tubig mula sa puso o sa tabay para sila po'y makainom. Di baling hindi magpapaligo basta dyan sila sa malilim, hindi yan sipti-sipti yan mga kadakers. At mainam mga kadakers, kung mayroon tayong net, ikulong natin sila doon sa malilim at lagyan ng tubig sa palanggana. Di baling magtiis tayong mag-igib para maiwasan natin ang pagkalumpo at maiwasan natin din yung pagpunta nila sa tubig na mainit. So yan lang ang mga technique na dapat natin gawin mga kadakers, lalong lalo na sa mga baguhan pa lang po sa pag-iitik. Shout out pala kay Sir Photoworks ng Zamboanga City. Shout out sa iyo, Sir. So mahirap mag-deliver ng itik dyan sa Zamboanga, Sir, kasi malaki yung gastos natin sa mga papilis. Diyan ka na lang maghanap sa Zamboanga, Sir. Marami namang mga itik diyan. Kung dito lang sana yan sa Agusan, Davao area, marami tayong mga supply ng itik. Kahit anong mga itik ang gusto nating alagaan. Kaso lang malayo ang Davao at saka Zamboanga. Mahal ang pasahi sa itik, pagkatapos mahal masyado yung mga peepers natin dyan. Sa may bandang Zamboanga del Sur, marami namang nag-iitik dyan mga kadakers. So pwede sigurong dyan na lang kayo maghanap ng inyong mabibili. So yan ang mga kadakers, at nagpapaligo na sila. Ito po sila umaalis dahil gustong gusto pa nila yung tubig sa sobrang init ng panahon ngayon. Hindi naman umuulan. So yung mga alagang itik natin ay nagpapataba pa sila dahil galing sila sa kulungan. Tatlong linggo pa tayo dito mga kadakers, at sa ngayon ay umiitlog na sila ng 16 pieces pa lang po. So
lang ang naaabot nila na ang itlog dahil hindi pa sila mataba lahat. Hindi masyado mabilis magtaba sila kahit lagyan natin ng vitamins. Dahil short po ang kanilang pagkain. Dahil walang tubig yung pinagkainan nila. So, tiis-tiis lang tayo muna hanggang sa darating yung ulan, mga kadakers. Hindi naman magtagal ito dahil dito sa panahon ng beer, itong bandang Agusan ay lalo na dito sa bandang Agusan del Sur. Hindi yan makatiis kapag walang ulan, mga kadakers. At sa tuwing umulan na, mga kadakers, dito sa Agusan del Sur ay sunod-sunod na yan hanggang sa minsan hanggang pa sa baha ang abutin. So yan na po ang ating mga alagang itik, mga kadakers. Pauwi na sila, papunta na yan sila doon sa kanilang pinagtataguan kapag tanghali dahil sa sobrang init. Tumatago yan sila sa mga lugar na malilim at maraming kahoy. So napakaganda tingnan, mga kadakers, dahil pauwi na sila. So medyo nagpatuyo na sila ng kanilang balahibo. So yung iba kumakain pa. So nandito na sila ngayon, mga kadakers, sa kanilang kinakampuhan kapag tanghali. Yan na po, sa ilalim ng mga kanyugan. So maraming mga niyog at may kawayan. So dito tayo na maglagay ng duyan sa tanghali para makapahinga naman tayo kahit saglit, mga kadakers. So hanggang dito lang muna, mga kadakers. Thank you very much. Thank you for watching. See you next vlog.